Binabati ko po ang lahat, lalo ng aking mga mag-aaral sa ika-anim na baitang sa Heritage Elementary School. Ngayon po sa sharing ito, ay tatalakayin po natin ang aralin sa araling panlipunan sa ikalawang markahan nasa Module 6. Ang pamagat po nito ay ang patakaran o ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. So ano nga ba ang layunin ng Hapon sa pananakop nito sa Pilipinas? Una na dito ang tinatawag na makontrol ang ekonomiya ng ating bansa. So yun ang pinakapangunahing layunin nila at magagawa lamang po nila ito sa pamamagitan ng imperialismo, yung pagkakaroon ng malawak ng mga kolonya o nasasakupang bansa para makontrol ang politika, ang sistemang political at pangkabuhayan ng isang bansa. Maliban po dito, gaya na nakikita po natin sa ating larawan, nais din ng Hapon na ipatupad ang tinatawag na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Isa po itong malawak na programa. Ito po ay magsisilbing batayan ng lahat ng mga patakaran ipapatupad ng mga Hapones sa bansa. Ano pa nga ba ang iba pang layunin ng Hapon sa pagsakop sa Pilipinas? So, tatandaan po natin na ang Pilipinas po ay sinakop ng Hapon sa loob po ng 3 taon. At sa loob na panahon nito, na maraming paghihirap o naranasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga bagong mananakop. May mga pagbabagong naganap at mga patakarang ipinatupad at bawat patakaran ay merong resulta. So noong Enero 8, 1942, itinatag ng mga Hapones ang isang pamahalaang militar. Ito ang namuno sa mga patakarang pang-ekonomiya, pang-kultura at pangkabuhayan ng Pilipinas. Mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones sa ating bansa. So unang na dito ay ang pagtutol ng Hapon o ng Hapones na pagkakaroon natin ng pakikipag-unayan sa Estados Unidos. Pangalawa, pagtatanggal ng lahat ng kapangyarihang Amerikano sa buong kapuluan. Pangatlo, ang pamahalaang para sa mga Pilipino lamang na hindi naman talaga totoo sapagkat sila pa rin ang nasusunod o ang makapangyarihan. At pagpapatuloy sa posisyong pampamahalaan ng mga pinuno ng bayan sa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng mga Hapones. Kaya nga tinawag itong Puppet Republic, yung pagkakaroon natin ng pamahalaan o ang mga pinuno kung saan nakokontrol pa rin o nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng mga Hapon. Ano ang mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones? Una, pag-alis ng kalayaan ang makapagsalita at makapagpahayag. Okay, so natanggalan ng mga Pilipinong magkaroon ng freedom of speech at pamamahagi ng mga pangunahing pangangailangan sa pagkain sa pamamagitan ng pagrarasyon, paglilidas at pagpaparusa sa mga Pilipinong kumakalaban sa mga Hapones, at pagpipigil sa mga programang pangkaunlaran at pangkabuhayan. So talagang nasa ilalim tayo, lahat ng aspeto ay nasa kapangyarihan ng mga Hapon. Okay. So sa lahat ng larangan ay sila yung nasusunod. Maliban dito, nagkaroon ng pagtatag yung naging pangulo natin sa panahon ng Puppet Republic, yung pamalang itinatag ng mga Hapon sa Pilipinas, ang kanilang itinalaga ay si Pangulong Jose P. Laurel, kung saan ang ilan sa mga kawanihang pampamahalaan ay binuo nila sa panahon ng Puppet Republic, kagaya lamang ng kawanihan ng mga veterano, yan, sanggunian ng mga siyensya, pangasiwaan ng bigas at mais, kawanihan ng konstabularyo, at lupo ng pangkabuhayang pagbabala. Okay. So, ilan lamang po ito sa mga kawanihan na ipinatupad sa panahon ng Hapon. Ano naman ang mga gawain ng mga kagawaran? Okay. So, nagkaroon po tayo ng kalusugan at kapakanang pampubliko. So, ito po yung mga naging gawain ng mga kagawaran na binuo sa panahon ng Hapon. Agrikultura at pangangalakal, pampublikong gawain at komunikasyon, pananalapi, panloob, at pampublikong gawain
at komunikasyon at katarungan, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng pampubliko. So ito po yung mga gawain ng mga kagawaran na binuo sa panahon ng Puppet Republic, sa panahon ni Pangulong Jose P. Laurel. Sa kabila ng mga pagbabagong inilunsad, hindi pa rin naging mapayapa ang buhay ng mga Pilipino. Tumaas pa rin ang bilang ng mga biglang pagdakip at pagpaparusa sa mga Pilipinong ayaw sumunod sa mga patakaran o batas. Mayroong mga Pilipinong nagtaksil sa kanilang mga kababayan at nagsilbing espiya ng mga Hapones. Yaon namang mga nakikipagtulungan sa mga Hapones ay pinapatay naman ng mga gerilyang Pilipino. So napakagulo. Dahil yung tumutulong sa mga Hapon, pinapatay naman ng mga Pilipino, ng kampo ng mga Pilipino, at yung iba naman na nagtataksil sa kapwa nila Pilipino ay nagiging espiya naman ng mga Hapon. So malaking pagpapahirap ang nangyari at naranasan ng mga Pilipino. So mabuti na lang at hindi nyo ito na inabot, itong ganitong kagulong panahon. Sa hindi ng takot at pangamba, marami sa mga mamamayan ang lumikas upang malayo sa nakaambang panganib. Ang iba ay nagpatuloy sa pakikibaka, kabilang dito sina Jose Abad Santos at Wenceslao Vensons. Nagtangka ang mga Hapones na hubugin ang kaisipan ng mga Pilipino upang makuha ang katapatan nila mula sa Estados Unidos patungo sa Hapon. Kanilang ipinag-utos na palitan ng Pilipino o Hapones ang pangalan ng mga kalye at lugar na nakasunod sa mga Amerikano at mga institusyon nito. So binago nila ang mga pangalan ng kalye. Yan. So halimbawa na lang dito, ang Burton Hill ay naging Millard. So mula sa binuong pangalan sa panahon ng Amerikano ay ginawa naman nilang itong iba. Millard ang Burton Hill, Broadway Street ay naging Biak na Bato, Chicago Street sa Maynila ay naging Makiling at ang Harrison Park ay naging Rizal Park. Subalit patuloy rin na nangangamba ang mga Hapones sa di mapigil na nasyonalismo ng mga Pilipino. Upang mapigilan ito, kanilang ipinagbawal ang pag-awit at pagtutugtog sa publiko ng pambansang awit ng Pilipinas. So ipinagbawal ito. Maliban doon, noong 20 ng Disyembre, 1943, matapos ang pagkakatatag ng tinatawag na ikalawang republika sa ilalim ng pananakop ng Hapon o yung Puppet Republic, isa ring bagong pambansang awit ng Pilipinas ang kauna-unahang itinugtog at inawit sa publiko. Nakilala ang bagong pambansang awit sa titulong Awit sa Paglikha ng Bagong Pilipinas. So kung ngayon meron tayong lupang hinirang, noon ay binago ito sa panahon ng Hapon. Pinamagatang Awit sa Paglikha ng Bagong Pilipinas. So malaking kakulangan sa pagkain ang naranasan ng Pilipinas na binigyan naman ito ng solusyon sa panahon ng Hapon. At hinihikayat ng mga Hapon ang lahat ng mga mamamayang Pilipino na magtanim sa mga bakanting lote, bangketa at maging sa mga plaza. Noong ding taon, itinatag ang tinatawag na BIBA, Bigasang Bayan, at ang National Distribution Corporation o ang NADESCO para mga siwa sa pagpapatupad ng mga programa sa paglutas sa suliraning pagkain. Ang BIBA o Bigasang Bayan ay nagsasaayos sa distribusyon ng kakaunting imbak na bigas. Ito rin ay bumili ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa mga magsasaka sa lalawigan para maipagbili ng mura sa mga tao sa mga lungsod lalo na sa Maynila. Ano pa yung naging silbi nito, yung NADESCO, National Distribution. So sila ang namumuno o nagsasaayos ng pamamahagi hindi lamang ng bigas, kundi sa pang-araw-araw na pangangailangan sa buong bansa. Kabilang sa pinangasiwaan ng NADESCO, ang distribusyon ng mga paunahing bilihin tulad ng asin, mantika, asukal, sabon at iba pa.
Ang hangarin ng mga Hapones na gamitin ang edukasyon upang burahin ang kaisipang maka-Amerikano o makakanluranin ng mga Pilipino ay di sinadyang nagkaroon ng mabuting epekto sa ating pagkabansa. Idiniklara ng Pangulong Laurel na Pilipino ang ating wikang pambansa. So ito yung isa to sa mga mabuting epekto nung gustong burahin ng mga Hapones ang ating pagiging maka-Amerikano. So ipinagbawal ang pagsulat sa wikang Ingles at maging sa mga babasahin sa nasabing wika. Ano pa? Sa larangan naman ng musika ay binigyan tuon naman ang mga awiting makabayang may makabayang tema. So nangunguna na ditong kompositor si Felipe Padilla de Leon, ang dulaan o teatro ay hindi rin nagpahuli na sa wikang pambansa o ibang katutubong wika ang magagarbong stage show na inilunsan sa Pilipinas. Sa pagbubukas ng mga paaralan, ito naman yung mga patakaran sa pagtuturo na pawang nakatuon sa mga sumusunod na layunin. So, naipaliwanag ang kahulugan ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere na gusto nilang isulong at maipaunawa ang bahaging ginagampanan ng Pilipinas sa programang ito. Maiwaksi ang mga pagpapahalaga at kulturang kanluranin. Mahubog ang kaugalian ng mga Pilipino at maiwaksi ang pagiging materialistiko. Maituro ang wikang Hapones o tinatawag nilang Nipongo upang sa kalaunan ay malimutan nila ng mga Pilipino ang wikang Ingles. Mabigyang halaga ang pangunahing edukasyon at maipakilala ang bokasyonal na edukasyon. So ito po yung nandoon po sa curriculum. Meron pong integrasyon sa curriculum sa panahon ng Hapon ang mga gawain ito. Yung pagkakaroon natin ng kaunawaan sa ano ba yung ginagampanan ng Pilipinas sa Greater East Asia Co-Prosperity Sphere bilang isang bansa sa Asia. Mabura natin ang kaisipang materialistiko. Ganun din ang pagkakaroon natin ng pagmamahal sa makakanluraning kultura o mga gawain. Mabiging halaga ang pangunahing edukasyon at naipakilala ang mga bokasyonal. Okay. Mahikayat din ang mga mamamayan na matutunan ang pagmamahal sa paggawa. Yun. So, mabuti din ito. Pag-aaral ng mga kursong bokasyonal kaysa panitikan at agham panlipunan. So, kinakailangang suriin muli ang mga kurikulum at mga aklat na ginagamit upang maisakatuparan ang mga layunin ito. Isa sa mga lagang pangyayari noong panahon ng pananakop ng mga Hapones ay pagkakasipa palabas ng mananakop na Estados Unidos mula sa Pilipinas. So kasi sila na yung umukupa. Isa ito sa mga epekto at resulta ng pananakop ng Hapon. Nagkaroon din ng pagkakataong mamahala ang mga Pilipino sa mga mahalagang bahagi ng burokrasya. Pero sabi pa nga natin, hindi siya yung mga Pilipino yung nasusunod. Nanatili po tayo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Hapones. Ngunit sa kabila ng mga nabanggit, marami pa rin ang mga pangyayari na hindi nakabubuti sa mga Pilipino noon. So, yung binanggit natin kanina, yun yung mga mabubuting epekto at resulta ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Yung mga pagbabago na nakakaganda. Sa kabila nito ay meron pa ding pang-aabusong sekswal at pisikal at pagsikil sa mga basihang karapatan. Mga mabubuting epekto kagaya ng pag-aalaga at pagpaparami ng mga isda, hipon at mga bibe, pagsasaka at pangingisda, naimpluwensyahan din tayo mga Pilipino ng mga pagkaing tulad ng noodles, tempura at sushi. So ngayon meron na tayong lakimi, pansit canton. So merong introduksyon yung mga Hapon sa mga pagkain yan. Natutunan ang paggawa ng origami at ikebana. Nagkaroon ng mayamang arkitektura kagaya ng pagpapagawa ng mga templo, pagkakaroon ng paggawa ng mga kasangkapan at armas, pagtangkilik sa teknolohiya dahil dyan magaling ang Hapon at nakilala ang mga Hapon sa pagtangkilik sa teknolohiya. So nagkaroon na tayo ng karaoke, videoke, game console, camera at iba pa.
Mabuti din ang naging epekto ng pananakop ng Hapon nung matutunan ng mga Pilipino ang pagsuot ng bata di banyo at pagyukod sa kapwa bilang tanda ng paggalang. So ilan lamang po ito, pero po yung pagyukod ay meron po tayong hindi po ito na natili pagkatapos ng pananakop ng Hapon. Dahil meron na lang tayong po at opo, yung pagmamano, napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kwento, dula at alamat. Maliban doon, ang pagdating ng mga Hapon sa ating bansa ay nagdulot ng takot at paghihirap sa maraming Pilipino. Ang uri ng pamumuhay ay talagang naapektuhan. Nawala ng mga Pilipino ng kalayaan upang magsalita at ipahayag ang kanilang mga damdamin. Natigil ang pagpapaunlad sa larangan ng sining. Nagkaroon rin ng pagbabago sa sistema ng edukasyon ng panahon na ito. Ito nangyari ito sa panahon ng pananakop ng Hapon. Sumibol ng lubos ang panitikan dahil ipinagbawal ng namumunong Hapon ang paggamit ng wikang Ingles. At itinaguyod ang pagpapayaman sa panitikan gamit ang katutubong wika ng ating bansa. Sa panahong ito, sa kasaysayan ng bansa at ng panitikan ay tinaguri ang gintong panahon ng panitikang Pilipino. So sumibol ang panitikang Pilipino dahil sa pagbabawal ng Hapon sa paggamit ng wikang Ingles. Dahil higit na malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino. So yan lamang po para po sa ating aralin sa ikalawang markahan, Module 6, ang mga paggawain, patakaran, pangyayari sa panahon ng pananakop ng Hapon. So, salamat sa panunood at huwag kalimutan na mag-subscribe o mag-react lamang po.